sa'yo, linggin ang nanangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magtiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Josafat, isang obispo at isang martir. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang espiritu na pumuspos kay San Josafat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng espiritu ring ito ay wag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito, dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito.
sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sanglilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring magsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay maitutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba
upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Yesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng pagdedebosyon sa mahal na Senyor. Kaya palakpakan muna natin at tayo magbigay papuri sa ating mahal na Senyor. Ikinumpara ni Jesus ang pagdating ng anak ng tao sa dalawang panahon o pangyayari. Una, noong kapanahunan ni Noe. Kilala niyo po ba si Noe? Taas nga ang kamay ng nakakakilala kay Noe. Yun. Si Noe, sa English, si Noah. Oh, kilala niyo na si Noah? Di ba? Yung si Noah's Ark. Handaan niyo po ba yung kwento nun? Ikinumpara ni Jesus yung pagdating ng anak ng tao o yung katapusan noong panahon ni Noe. Ano ba nangyari yun? O ano ba na nangyari noong panahon nun? Balikan natin ang kaunti. Si Noe, kung matatandaan natin, siya yung inutusan ng Panginoon na gumawa ng malaking bangka. Yung malaking daong. Dahil magkakaroon ng matinding baha. O yan, di ba? Natatandaan natin yung kwento, no? Kung saan lilinisin nito ang mundo mula sa kasamaan ng mga tao. Naglipa na kasi noon yung kasamaan ng tao. Kaya nga sa Ebanghelyo, inilarawan na yung mga tao noong panahon ni Noe ay nagsisikain. Wala silang pakialam. No? Nagsisiinom. Inom lang ng inom. Nag-aasawa. Ibig sabihin, mga makamundo. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong o sa bangka, dumating ang baha at namatay silang lahat. Yun yung nangyari noong kapanahunan ni Noe. Pangalawang kapanahunan o pangalawang kwento ay yung panahon ni Lot. Kilala niyo po ba si Lot? Sinong nakakakilala kay Lot? Sa English, no, si Lot. Iniba ko lang yung ano eh, no? Eh, ganun naman talaga pag English, may accent, no? Lot. No, si Lot. Medyo hindi familiar sa inyo. Pero magandang balikan natin yung kwento ni Lot. Sino ba si Lot? Si Lot ay isang tapat at isang mabuti
na tao na nakatira sa Sodoma. Medyo paikliin ko na lang kasi mahaba, pero maganda yung kwento ni Lot. No? Siya ay mabuti at tapat at nakatira siya sa Sodoma, kung saan nakatira ang lahat ng taong nagpapasasa sa kasalanan, kung saan ang mga tao ay nakatuon sa mga makamundo. Kaya nga, sinabi sa ating ebanghelyo, narinig natin, ang mga tao ay ganun din. Katulad nung panahon ni Noe, nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Kumbaga, abalang-abala sa buhay, abalang-abala sa maraming bagay tungkol sa mundo, mga makamundo. Ito ang nangyari nung panahon ni Lot. Maraming kasamaan, nagpapasasa sa kasalanan. Kaya naman, sa galit ng Diyos, pinaulanan niya ang apoy, ng apoy at asupre ang Sodoma. Pero dahil tapat at mabuti si Lot at ang kanyang pamilya, bago nangyari ito, pinalikas niya, pinatakas niya, pinatakbo niya muna yung pamilya ni Lot at binilinan. Ang sabi niya, walang lilingon. Huwag na kayong lilingon. Tumakbo lang, tumakas lang, walang lilingon. Subalit, dahil labis ang pagmamahal ng asawa ni Lot sa Sodoma, kasi doon sila tumira ng matagal, dahil labis ang kanyang attachment sa Sodoma, habang sila'y tumatakas at habang pinauulanan ng apoy at asupre ang Sodoma, siya'y lumingon. Tigas ng ulo, no? Siya'y lumingon at naging asin. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Poong Jesus Nazareno tungkol sa pagdating ng anak ng tao o sa katapusan ng mundo. Isang kaganapan na walang nakakaalam, kung kaya't dapat paghandaan. Sabihin mo nga, paghandaan. Maghahanda ako. Pero alam niyo po, may isa pang kwento. Meron pang isang kwento at meron pang isang panahon na hindi pa nakakasama sa banal na kasulatan. Hindi pa natatapos isulat. Alam niyo kung kaninong kwento 'yon? Ito yung kwento mo. Ito yung kwento ko. Ito yung kwento nating lahat. Kung ang kwento ni Noe at Lot ay natapos sa kaligtasan, naligtas si Noe, naligtas si Lot, dahil sa kabila ng mga kasamaan ng mga tao na natiling tapat, na natiling masunurin at mabuti sina Noe at Lot. Magandang tignan natin yung ating sariling mga kwento. Magandang tignan natin yung ating sariling panahon, na kung isusulat ito, ano kaya ang magiging wakas? Kaligtasan ba o kapahamakan? Mga kapatid, tapos na ang kwento at panahon ni Noe at Lot. Panahon at kwento na natin ngayon. Pero hindi pa ito natatapos isulat ng Diyos. Pero sa mga nangyari o nangyayari sa ating paligid, hindi ba parang parehas? Hindi ba parang pareho ang panahon ni Noe at Lot sa panahon natin ngayon?
Maraming nagpapasasa. Maraming nagpapasasa sa kasalanan at namumuhay sa makamundong bagay. Hindi ba't parang parehas? Ang pinagkaiba lang, may panahon pa tayo para maghanda. Ang pinagkaiba lang, posible pa na magkaroon ng masayang katapusan. Pero mangyayari lang ito kung katulad ni Noe at Lot, tayo ay magiging tapat at mabuti sa lahat. Tayo ay magiging tapat at mabuti sa Diyos. Ang kwento ng ating mga buhay ay nasa panunulat ng Diyos. Tandaan natin ha, Diyos ang nagsusulat ng ating buhay, hindi tayo. Tayo ay mga karakter lang na gumaganap at sumusunod sa kinukumpas ng Diyos na ating manunulat. Kung tayo'y karakter, huwag nating sirain at lalong huwag nating baguhin ang kwentong isinulat ng Diyos. Dahil kung magkakaganon, kung babaguhin, kung sisirain natin ang kwento ng Diyos, ang dapat sanang masaya at magandang katapusan ng kwento ay baka maging masalimuot at malungkot. Mga kapatid, dalawang katapusan lang ang pwede nating pagpilian. Dalawang katapusan, malungkot o sad ending, masaya o happy ending. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kalwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming
hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Halag ka tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at atil at trigo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista, San Josafat at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag
ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno.
mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga nahihirapan at may karamdaman. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin naman ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Hiahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Mo kami sa kasalanan. Ang krusong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaramdal ka na. Nazareno, linarangal ka namin.